May relo ako. May mukha yung relo. Hmm. Anong mas mahalaga? Hmm. Mukha ng relo o mukha ng kapwa-tao? Pero ano pang mas mahalaga? Mukha ng relo o mukha ng kaibigan mo? Ikaw, ang kaibigan mo, nilikha ng Diyos. Ang relong ito, nilikha lang ng tao. Correct. Huwag tayong pabiktima sa pagmamadali. Huwag tayong pabiktima sa nagmamadali. Because love waits. Huwag magmadali. Okay. Sapagkat kapag minadali, baka meron kang makalimutang magagandang aral na hindi mo mapapansin dahil nagmamadali. Di ba sabi nila, ang tumatakbo ng matulin, kung matinig ay malalim. Kung ayaw mo ng Tagalog, Inglesin natin. Haste makes waste. Waiting gives us beautiful lessons in life. Okay, Tanyo, mga kababayan. Ginawa pang halimbawa yung relo ni Father dito. Pero, mga kababayan, napakaganda ng lesson nito. Kung uunawain lang ito ng mga taong hindi marunong maghintay, tulad ng mga Duterte, mga kababayan, abay biruin mo, bumagyo, nagbaha, halos sabay-sabay, mga kababayan. Ang gusto nila, ang Pangulo lumusong papunta doon. Sa kala mo naman, sila yung mga taong biktima ng pagbaha at pagbagyo. Pero kung inyong aalamin kung nasan sila, aba mga kababayan, nandoon sila, umaten ng kasal at nagpa-party, magdamag. Diba mga kababayan? Kita nyo? Yan yun eh. O, himayin natin mga kababayan. May relo ako. May mukha yung relo. Anong mas mahalaga? Mukha ng relo o mukha ng kapwa-tao? Kita mo? Anong mahalaga mga kababayan? Yung mukha ng relo o yung mukha ng mga kaibigan, kababayan, tao, at kung sino pa nating kapwa? Pasok. Siyempre, di ba, mahalaga yung pakikipagkapwa-tao. Pasok. Pero ano pang mas mahalaga? Mukha ng relo o mukha ng kaibigan? Kita mo. Ano mahalaga, Sarah? Yung mukha ng relo o yung mukha ng kaibigan mo? Sa bagay, si Sarah, hindi daw niya tinuring na kaibigan. Dahil ang kaibigan daw niya, yung kapatid ng kaaway niya ngayon. Na mahaba daw yung baba nun. Wala nang iba kung hindi minsan tinawag niyong manang niyo. Tulad ko. Diba mga kababayan? Diba? Sige, tuloy. Ikaw, ang kaibigan mo, nilikha ng Diyos. Ang relong ito, nilikha lang ng tao. Ikaw, kaibigan mo, tayo, nilikha ng Diyos. Ang relo, nilikha lang ng tao. Pero teka, may nakalimutan kayo, mga kababayan. May nakalimutan kayo. Parang yung isa, hindi naman nilikha ng Diyos dahil ang gusto niya maging presidente doon sa impyerno na idol ng tatay niya. Diba, mga kababayan? Gets nyo? Eka, kasi yung isa parang hindi nilikha ng Diyos kasi ang gusto niya maging presidente doon. Saan, Boss Mike? Sa imperno. Napangarap din ng tatay niya. Diba? Kita nyo mga kababayan, malalim to. Malalim to nga. Pagkaka ni father. Ang lalim, pero pagka iniisip mo, grabe. Sapol na sapol dito. Yung mga taong pinatutungkulan tungkol sa relo,
Pasok. Huwag tayong pabiktima sa pagmamadali. Huwag tayong pabiktima sa nagmamadali. Because love waits. Kita nyo, kung talagang mahal nyo, kung talagang mahal nyo ang bayan na ito, aba, huwag kayong magmadali. Antay-antay lang. Hindi lahat ng pagkakataon na dadaan sa pagmamadali. Hindi sa lahat ng pagkakataon, naaayon para sa inyo ang panahon. Diba? Antayin ninyo yung pagkakataon ninyo. Ang problema, gusto nyo, laging kayo. Katatapos lang ng tatay mo, gusto mo pumalit agad kahit na hindi naman ikaw yung nanalo. Teka muna, hindi kami papayag niyan. Dahil kami, niluklok namin yung kung sino yung pangulo natin. Oh, di ba mga kababayan? Huwag magmadali. Sapagkat kapag nadali, baka meron kang makalimutang magagandang aral na hindi mo mapapansin dahil nagmamadali. Di ba sabi nila? Paano nga naman, Father? Paano naman? Paano naman hindi magmamadali? At paano naman kakapulot na magandang aral? Walang napupulot na magandang aral kung laging nasa isip mo ay kung paano man lang sa kapwa at wala sa kanila yung mga antay, walang ganon kasi gusto nila ano agad makuha yung gusto nila. Hindi ba makapag-antay ng kung ano yung para sa kanila, maging yung pag-aari na ng iba, maging yung position ng iba, gusto nila makuha agad para naman nga mailigtas yung mga sarili nila. Di ba mga kababayan? Napakaliwanag naman dahil wala namang iba pang magiging dahilan kung hindi yung mga sarili nila ay kailangang protektahan. Di ba, Father? Ako ha, nagigets ko yung mga pahayag at gustong ipahiwatig at ipahatid ng pare na nandito ngayon. Okay, tuloy, Father. Ang tumatakbo ng matulin, kung matinig ay malalim. Ayun na nga, Father. Ang tumatakbo ng matulin, kung matinig ay malalim. Minsan gamit-gamit ko din yan, Sara. Sabi nila at sabi ko, ang tumakbo ng matulin, mabilis makakarating. Pero hindi sa panahon. Dahil yung salita na yon, panapanahon lang yan. Hindi yan tulad ng sabi ni Father na ang tumakbo ng matulin kung matinik malalim. Okay, tanyo. Di ba lahat kayo natinik? Isama mo pa sino? Yung isang nagtatago na mataba na ngayon pumayat sa mukha? Sino yon? Hindi ba si Roque? At isama mo pa sino? Si Kibuloy na nagmadali, gustong palitan ng gobyerno, maging sarili niya inoper na para maging presidente ng bansa. Ano nangyari? Ayun, mga kababayan. Ha? Nahuli na arrest. Laban pa ng ilang linggo para lang makaligtas sa mga kasalanan na inakusa at ngayon ay dinidinig na sa Senado at sa Kongreso. Kita nyo? O isama nyo pa dyan. Sino pa? Ha? Si Digonyo na ano nangyari sa kanya. Kita nyo pati siya iimbestigahan na? Aba, teka, iimbestigahan? Di ba nagyayabang sila? Sabi ng mga DDS, ayan na. Eto na ang pinakahihintay natin, mga kababayan. Sabi nila, dadalo na ang ating presidenteng si Rodrigo Duterte. At makikita nyo kung paano ilalampaso yung mga kongresista nyo, isama nyo na pati mga senador ninyo. Diba yan yung mga pahayag ng mga DDS, no? Akala mo talaga siguradong sigurado sila? Na talagang dadalo at ilalampaso nga ni Duterte lahat ng mga kongresista
at senador, pero ano nangyari? Pinaasa kayo. 'Di ba hindi dumalo? Bakit? Ang dami ring kondisyon tulad ng ginawa nino. Nicky Buloy noon, laging may kondisyon. Naalala ko pa, 'di ba? Parang this is a issue. This is a issue na kondisyon na kailangan masunod bago daw siya dumalo roon. Pero ano nangyari? 'Di ba wala? Kasi anong ginawa? 'Di ba? Sinilbihan ka ng warrant. Ayan, nahuli ka. Oo. O, ngayon nandiyan ka na. Nandiyan na 'yung mga taong mga inagrabyado mo. May mga may matanda pa na, ano? Matanda na nagpatotoo na di umano ay iniyot mo. At hindi lang 'yan, mayroon pang Ukrainian na nagpatotoo din. Parang iisa lang ang estilo ni Kibuloy nyo. Lahat sila biktima ng salita ng Diyos para makuha ang katawan nyo. Diba? Ganun ang nangyari sa inyo. Oo, alam natin na minsan may mga taong may kapangyarihan magsalita para mapaniwala. Ah, siguro si Kibuloy, yun yung kanyang kapangyarihan. Dahil nga naman nakakapagtaka sa dami ng mga babae na di umano'y iniyot niya, nako po, eto na, nabulilyaso na at nabuking na lahat ng kasamaan niya. Ngayon, ano na ang ginawa? Todo paliwanag na at todo tanggi na. Ang sinasabi niya, siya daw pa rin ay anak ng Diyos. Puta, anak ng Diyos? Eh bakit hindi mo ipahinto yung hearing na yan? Para nang sa ganon, maniwala na kami na talagang iba ka, Kibuloy. Ikaw na ang may corona, ibibigay ko na. No, mga kababayan? Oo, ano? Ha? Oh, sa mga basher natin dyan, relax lang kayo. Opo, hindi pa tayo umiinit. Hanggat hindi pa kami umiinit dito, stay lang muna kayo dyan. Pero teka, bakit? Ganon, hindi pa nga kami mainit. Mukhang kumukulo na yung mga ulo nyo at inyong mga bituka. Oo, teka lang muna, dyan lang kayo. Diba? Kung lahat ng mga Pilipino ay magbabalik loob sa Diyos, sigurado may kapayapaan ang buong bansa. Totoo po yan. Totoo po yan. Nako, ganon naman talaga eh. Pero inyo, pag tumatakbo sila, sila daw ay para sa Diyos at bayan, 'di ba? Sinama ang Diyos, sinama ang bayan. Pero bakit ganon? Parang ang punteriya nila yung mga mamamayan. Bakit? Kasi yung mamamayan ang inaabuso nila. Pangalawa, yung posisyong inatang sa kanila. Kung ayaw mo ng Tagalog, Inglesin natin. Haste makes wastes. Waiting gives us beautiful lessons in life. So Sara, narinig mo ba mga digunyan sa mga makaduterte dyan, sa mga ligaw na ligaw dyan, sa mga bobot tanga hanggang ngayon? Oo, bobot tanga. Hindi naman masama maging bobot tanga. Pero kapag inaraw-araw nyo na, sabi ko nga, at sabi rin nila, teka muna. Iba na yan. Baka naman kayo'y nahawa na sa iniidolo nyong si Sara. Pagtanggol nyo pa. Our beloved Boss Mike.